Number 6 na Warriors lalabanan ng mga idol ang number 8 na Atlanta Hawks. Both teams coming off from a loss and no Draymond nga para sa Warriors ngayon. Kaya naman umpisa na natin sa first quarter a blistering start para nga sa outside shooting ng Golden State. 3-3 pointers agad yan mga idol at dalawa nga dyan ay nanggaling kay Dante DiVincenzo. 14-4 start para nga sa Warriors, get early timeout ang Atlanta Hawks. And after the timeout, Kirby, kinuha na rin ang kanyang 5th point matapos ng kanyang step back jumper at meron ng 23-13 start ang Golden State. Pero itong si John Collins mga idol, buhat mode early. Dinigit niya muli ang score at umabot na nga ang kanyang total sa 15 points this quarter. Hanggang sa lumamang na nga ang Hawks dahil sa offensive rebounding nila mga idol at pag-attack nila in the paint dito nga sa hindi magandang depensa ng Warriors at tinodo pa nila yan sa uli dahil pumasok na mga 3-pointer ni Bogdanovic na tapos ang quarter 39-31 ang score. Collins 17 points, Klay 10 points. Second quarter naman natin mga idol, 4 straight na easy buckets ang nakuha ng Warriors sa umpisa pero lamang pa din ang Hawks mga idol 45-39 dahil nga sa kanilang fast pace offense sa first 3 minutes this quarter. Bumalik na nga sa 9 points ang kalamangan ng Atlanta dahil yan mga idol sa bad defense ng Warriors. Pero hindi nga pumayag si Stephen Curry na masyadong lumayo. Itong Hawks get very aggressive siya sa opensa at pinaabot niya na nga ang kanyang total up to 14 points with 5 minutes left in the quarter. Diyan na rin nagkumpisa na umatake sa paint ang Warriors kaya itong si Kuminga at Klay ay naka 4 points dyan para nga gawing 3-point lead na lamang ang namang nila Trae Young. Naging back and forth na rin ang ating game sa last minutes mga idol at ang Hawks pa din ang may hawak ng kalamangan 71-66, Collins 20 points, Curry 14 points. At sa ating third quarter naman mga idol, Warriors hirap na hirap dumikit sa Hawks dahil every time na gagawa sila ng run, bumabawi itong sina Trae Young. At napatimeout pa nga dito si Coach Kerr with 8 minutes left matapos na magbigay ng 2 easy buckets na itong Warriors dito nga sa Atlanta. Nagkaroon tuloy sila ng 12-point lead. Consistent defense ang problema ng Warriors dito mga idol. Solid naman ang kanilang opensa, talagang depensa lang ang kanilang kinakalimutan. Umiscore na nga dito si Steph ng 5 straight points but they still find themselves down 11 points with 4 minutes left in the quarter. Pero nag-pick up naman ang GSW defense sa last minutes and then Jordan Poole take over 8 straight points pero down pa nga rin sila, hindi pa rin yan sapat. Ang score 104-96. At sa fourth quarter naman mga idol, very motivated ang Warriors na dumikit sa Hawks at nag-pay off naman yan sa tulong ni Jordan Poole at ang playmaking ni Stephen Curry, 101-96 ang score with 9 minutes left. Tapos si Steph lalong dinikit ang kanyang team after ng kanyang back-to-back 3-pointer pa mga idol, 116-113 ang score, 3-point lead na lang ang inahabol ng Warriors with 6 minutes left. At hanggang sa nagpalitan nga ng basket ang dalawang team sa clutch minutes dito sa fourth, tas naging 1-point game pa mga idol matapos ng bucket ni Steph, 120-119 with 2 minutes left. Pero sa uli, clutch defense ng Hawks at clutch free throws ang pinangtapos nila dito sa Warriors para nga manalo, 127-119. Pinastos pa nga ni Trae Young si Steph mga idol, no daw, waving his finger after ng clutch defense, clutch steal niya dito kay Steph. Nang una nga sa labang ito si Trae Young with 25 points and 12 assists, tumulong si John Collins ng 22 points, Stephen Curry 31 points, at ito namang si Dante DiVincenzo may 18 points pati na rin si Kevon Looney.